Hello po mga temadid, kumusta po kayo? Timeless reading po ito kung kailan nyo po ito mapanood. Okay? Ito po yung kailangan po ninyong marinig mula sa inyo pong mga ancestors, sa mga divine beings, sa divine universe. Yan po na maaring makatulong po sa sitwasyon po ninyo sa kasalukuyan. Nakakuha po kayo ng insights o magkaroon kayo ng clarity. Maaring meron po kayong katanungan ngayon at kailangan nyo po ng confirmation o signs mula po sa Divine Universe sa inyo po mga ancestors. Trust your intuition. She's always right. Trust your intuition, mga ate, mga dude. So kung ano po yung kutob po ninyo, kung ano yung nasa isip po ninyo, post nyo po dyan, I'm divinely guided. Yan po, I'm divinely guided and extremely protected. Believe in yourself, unleash your inner unicorn. So, napaka-magical, may mga supernatural o mga hindi ka panipaniwala na mangyayari po. Puro po ito, mga magaganda po ito na pangyayari. Yan po, mga ate, mga dude. Dahil timeless po ito, maaring pagkatapos nyo po mapanood ito o sa ilan naman po ay sa mga susunod na buwan. Yan po, timeless reading. Maririnig nyo po ito o malalaman nyo po itong mga mensahe na ito mula po sa Divine Universe, sa inyo po mga ancestors, sa tamang panahon, sa tamang oras, sa tamang araw, sa divine plan, divine timing. Kung sinasabi ng mga ancestors po ninyo na maririnig, malalaman, makikita nyo po ang mga signs, synchronicities na ito, mga ating mga dudsa, sa tamang oras, sa tamang panahon, kung kailan nyo po kailangan marinig ito or malaman. Makakakita po kayo ng mga magagandang maring iba't ibang kulay po ng mga paru-paro. Yan po, butterflies, dragonflies, ganyan po. May connection din po sa buwan, planet, yan po. Mga planeta, universe, stars, moon, diamond. Journal it out, write how you feel. So, maaring makatulong po sa inyo yung pag-release, yan po, pagtanggal, pag-let go po ng kung ano man po itong burden o yung hirap po na nararamdaman po ninyo or naiisip po ninyo, negative thoughts, pwedeng isulat nyo po dyan at i-release nyo na po yan sa Divine Universe kay Mother Gaia para magkaroon na po ng healing at makapagsimula po ng bagong buhay, new career path, yan po. May unicorn din po, specific sa ilan ng unicorn, maaring makita po kayo yan. Yan po, confirmation na kung ano po yung sinulat po ninyo, kung ano yung intention po, mga ate, mga dude, kung ang intention po ninyo ay mag-release, magtanggal na po, mag-let go na po ng mga hirap sa buhay po ninyo o kung ano man po yung pinaproblema po ninyo o yung sinusulat po ninyo ay manifestation, yung mga healing po ninyo, yan po ay magaganap, mangyayari po. Okay, mga ate, mga dude, meron din pong sign, no? Makakita po kayo ng kahit saan po, sa social media, yan po, kahit saan po makakita po kayo ng wig, naka-wig na golden po yung golden hair, ganyan po, or blonde, makakita po kayo na long or short hair, pero napaka-specific po dito yung short hair na blonde. Meron din po na may pagka-purple po na long hair naman po. So, King of Swords. So, precise o yung inyo pong mga gagawin, yung nasa isip po ninyo ay talagang makatotohanan, no? Yung sasabihin at yung inyo pong gagawin ay talagang manggagaling sa kung sino ka, yung totoong ikaw. At may sinasabi din dito na pagiging totoo. Basta maging totoo ka sa sinasabi, sa ginagawa mo, magiging maayos ang lahat. Mapuputol din ang mga kung anumang curse, hex, evil spell o anuman po ito na hindi magandang nangyayari po sa sitwasyon po ninyo, mga ate, mga dude, ay yan po, mapuputol po yan. King of Wands, success po yung energy at swift, no, mabilis. So, matatanggal na po yung mga delays, mas magiging mabilis, magugulat ka na, mga ate, mga dude, ito po ay reading para sa mga Cancerian, no? Cancerian or Cancer sign. So, magugulat ka na biglang magiging mabilis ang mga pangyayari. Mabilis po na darating po yung mga tulong, yung kusang lalapit po sa inyo. May mag-volunteer po na
magbibigay po ng tulong, ng donation o ng suporta. Yan po, kung ano man po yung kailangan mo, kasalukuyan na nahihirapan ka ay meron talagang tutulong. So, business partnership, love life, maganda rin po yan, mga te, mga dude. So, magkakaroon ng balance at may attraction din. Kanina, sumisilip ang Ace of Cups. So, yan po ay sign ng infinite abundance or prosperity naman po yan, mga te, mga dude. So, spread your wings and fly. Magkakaroon ng freedom, financial freedom. Yan po yung sign na makakabayad na po kayo sa mga kailangan po ninyong bayaran. Yan po. Clearing debts na po yan. At makapagsimula na po kayo na yes, maaari din pong sign ito ng paglipat. Yan po yung pag-alis na wala kang masyadong bit-bit. Maaring sign din po ito na simula ng panibago mong buhay. Maaring relocation, lilipat na wala kang masyadong dala na mga bagahe. Pero pwede rin pong literal na sa panibago mong buhay ay bagong journey ay wala ka na masyadong bit-bit. Yan po, pasan-pasan na responsibilities, burden, o yung heavy burden, yung talagang mahirap na pasanin sa buhay. So, yun po, magaan. Magaan na po yung magiging magaan na po lahat, no? Yung flow ng pera, yung swerte, yung kalusugan, lahat po nagiging maayos kasi may balance dito. Attraction din po sa love life naman po yan ay meron pong panibago na maaring maging romantic partner, new person, yung bagong makikilala po, o magiging maayos yung relationship. Kung kasalukuyan po na kayo po ay may romantic partner, magandang sign ito na new beginnings ito para sa inyo. At mas maganda, may harmony, may balance, at maganda, mas maganda po yung partnership, no, mga ate, mga dun. At yes to, confirmation na kung ano yung sinulat mo dito or ano yung wish mo ay magkakatotoo yan, mga ate, mga dun. At confirmation din na kung makakita ka ng mga ganito, angels, o kaya po 222-555-555-222, sign po yan. Or 1111 kasi ang 2 ay 1-1. So 1111-111, 222-222, or 10-10, or madalas po kayo makakita po ng maraming 0-0-0-0-0-0-5-5-5-5-55. Yes po yan, mga ate, mga dude. So, confirmation na magiging maayos at meron po kayong manifestation na hinihiling na talagang magkakatotoo, magmamanifest po ng mas mabilis kasi swift po yung energy, yung frequency po dito ay swift, yung power, will power, yung leadership role po ninyo, yan o, bottom of the deck, raise or promotion. So yes, yan, confirmation, magkakaroon po kayo ng yung mas maayos na trabaho, yung mas malaki po yung sweldo, yan po, tataas. Basta ito po kasi ay yan po, kino-congratulate po kayo ng inyo pong mga guardian angels, ng inyo pong mga ancestors, ng divine universe, na mga mahal po ninyo sa buhay, na departed loved ones po ninyo, kino-congratulate po kayo na an increase in your abundance flow awaits you. So, parating na po yan. At dahil swift yung energy dito, at may success, so ibig sabihin ay mas magiging mabilis na po na darating yung tulong mula sa divine universe, mula po kay God. So, this is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Kasi lahat ng ginagawa mo ay kinukonsulta mo kay God, sa divine universe, sa mga ancestors mo, sa mga guardian spirits mo. Keep up the good work. Keep up the good work. Yan po, mga ate, mga dude. So, sa lahat po ng mga Cancerian, ayan po, magpakatatag po kayo. At huwag nyo pong bibitawan yung ginagawa po ninyo mga positive affirmations, mga money rituals, yung inyo pong pagsusulat po, you know, journaling o scripting, pagsusulat po ng mga intentions po ninyo, mga ate, mga dude, kasi yes yan, magiging maayos, magkakaroon ng solusyon, mas magiging mabilis ang success kasi swift. At dahil sa attraction, hindi lang po ito love na attraction, no? Cancer yan, nandito ka, Cancer sign. So, hindi lang sa romantic partnership po ito kasi ang attraction ay pagmamagnet din po yan ng abundance kasi lumabas dito ang raise or promotion. So, ibig sabihin, money gain or financial gain po yan, financial freedom kasi meron po kayo ditong full card. So,
King of Swords, yan po, lalabas lahat ng mga totoo, lahat ng BS or bullshit ay malalaman mo, matutuklasan mo ngayon at makakaiwas ka na. Mapuputo lahat ng mga, kung ano mang mga toxicity o problema, yan po, na gawa po ng external energy, yung mga tao po sa paligid po ninyo na naapektuhan ka. Pero 555 ay magandang pagpabago, okay? Use the dynamic energy of a leader, yan po, puro king, yan po, maaaring meron din pong father figure, dalawa po na mas may edad sa'yo na tutulong sa'yo sa kung ano man po yung problema mo, pera, yan po, kalusugan, relationships, o yung ito po yung position po ninyo, meron dito magandang, yan o, kasi promotion, mas tataas ang position kasi magiging big boss energy, lady boss energy na po pag ganito, king or queen, kasi hindi naman po lahat ng nanonood dito ay puro male, no, may queen din po. So king or queen of wands, king or queen of swords. So napakaganda po mga ate, mga dude. Maraming salamat po. Tutulungan din po kayo ni Saint Michael, the Archangel, kasi naka-espada po dito, no? Nandito yung vibration. Nandito yung energy niya na si Saint Michael, si Archangel Michael ay tumutulong sa'yo na tanggalin lahat ng mga evil energy, negativity, lahat po ng BS sa buhay po ninyo, tatanggalin niya. Lilinisin, no? Babaklasin lahat ng sumpa. O naman po yan na hex, curse, evil spell, evil eye. Mga plano na hindi maganda, tatanggalin yan, mga ate, mga dude. So, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi.